Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Colossians chapter 1, verses 27 hanggang 28. Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito na walang iba, kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang pag-asa na tayo makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng may kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Christ in you, your hope of glory. At sa pag-aaral natin last week, naiintindihan natin yung salitang righteousness. So, maiintindihan natin na ang Christian life pala, umiikot lamang po yan sa pagkaunawa natin. Sa ating kalagayan ngayon, tayo'y na kay Kristo Jesus na. Kaya dito sinasabi, Christ in you, no? Your hope of glory, sa English Bible po. At malinaw po, dapat naiintindihan natin yung salitang righteousness, ano yung ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus na tayo binilang na matuwid at dahil dyan ay makahaharap tayo sa buhay na ito. Nataglay-taglay yung katuwiran na yan. Ibig sabihin, nagagamit natin yung righteousness na yan sa buhay na ito. At intindihan din natin last week na kung tayo established in righteousness, ang buhay natin maayos, mapayapa, wala tayong kinatatakutan. Ano po? Ngayon, ibang-iba po ang buhay ng mga taong hindi pa nakakakilala kay Lord. Ano po? O sabihin na natin yung mga unbelievers. Dahil hindi nila taglay-taglay yung righteousness na yan. Kadalasan po, no, ang kanilang pag-iisip ay sin-conscious. Ano po? Nakatuon sila doon sa kanilang mga kahinaan, sa kanilang pagkakamali. Failure-conscious sila. Ano po? Ang pag-iisip ng di mananampalataya, yan ay laging lack-conscious. Laging nagkukulang. Laging kinakapos. Yun ang laman ng isipan nila. Parang hindi na sila makaalis alis doon sa kalagayan na yun na laging nahihirapan sa buhay. Sickness conscious, sakitin, higit sa lahat yung tinatawag na fear conscious, matatakutin. Yan po ang kaisipan ng di mananampalataya. Pero pagka na-train tayo in righteousness, sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 16, through the word of God, maintindihan natin na we can do all things through Christ who strengthens us. Makikita natin yung ating mga potential. Ano po? Makikita natin na hindi na dapat tayo nagkukulang. Kasi ang Panginoon, ang ating pastol, hindi dapat tayo magkulang. Ano po? Dapat hindi tayo namumuhay sa takot. Wala tayong kinatatakutan. Ano po? At higit sa lahat, yung mga pangangailangan natin sa buhay na ito, mararanasan natin yan sa lahat ng oras. Ano po? At sa lahat ng pagkakataon. Ano po? Ma-experience natin yung provision ng Lord. So yung po yung righteousness consciousness na tinuturo ko last week. Ano po? Na kapag ang isang Christian, naiintindihan niya yung kanyang kalagayan kay Kristo Jesus, yung pananampalataya sumisibol, ano po, sa ating puso at naiintindihan natin, eto ngayon tayo bilang mga bagong nilalang. So, yung faith actually, kung tayo Christian na, ay nagsisimula po yan kung nauunawaan natin itong bagong kalagayan natin kay Kristo Jesus. Kaya lang marami sa atin talagang hindi natin naunawaan dahil hindi tayo nagbabasa ng Biblia or hindi na ituturo sa atin itong bagong kalagayan na ito na tayo'y binilang ng matuwid ng Diyos. Kaya dito sinasabi ni St. Paul na may dahilan kung bakit siya nangangaral. Kasi naniniwala siya na si Kristo lang ang pag-asa ng lahat ng tao. Ano po, kaya sabi sa English Bible, ano po, tinuturuan niya yung mga believers sa Colossians. Ano po, teaching, admonishing, ano po, sa pagpapaalala sa kanila, no? Sa kanila pong mga bagong kalagayan bilang mga Kristiyano kay Kristo Jesus. Kasi naniniwala siya na kapag nagawa niya ito, maipipresent niya itong mga mananampalatayang ito sa harap ng Diyos na kumpleto, equip, ano po, para humarap sa buhay at higit sa lahat para humarap sa Diyos. Ngayon, nakasalalay po ang lahat, ano po, sa pagkatuto natin sa buhay na ito. Kaya alam niyo po, may Christian na mabilis lumago in righteousness, naiintindihan niya kasi lumalago siya kaagad, ano po, sa kanyang pagkaunawa at nai-a-apply niya sa buhay yung kanyang bagong kalagayan bilang matuwid na anak ng Diyos. Ano po,
Pero may mga Kristiyano, napansinin ninyo, hindi lumalago ng mabilis. Bakit? Kasi hindi nila inuunawa yung kanilang bagong kalagayan kay Kristo Jesus. Kaya, paalala sa atin yung sinasabi sa Kawikaan, chapter 9, verses 8 to 12. Pansinin niyo po ito. Sabi rito, punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ituruan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. At dito maintindihan ninyo na po napakahalaga ng wisdom para makapamuhay tayo dun sa standard na gusto ng Diyos. Ano po? Kaya sabi ni St. Paul sa Colossians chapter 1 verse 28 sa English Bible, we proclaim Him admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone perfect in Christ. Kaya yung Christian life natin, depende yan sa attitude natin towards the Word of God. At pag naunawaan natin, ano po, kung ano po yung dapat maunawaan natin bilang mga anak ng Diyos, kung sino tayo bilang bagong nilalang, kung ano itong righteousness, ano po, na meron tayo ngayon, mararanasan natin yung lahat na ipinangako ng Diyos sa ating mga buhay. Napakahalaga pala, no? Depende pala sa pagkatuto natin. Kaya balikan natin yung 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi diyan, all scripture is profitable for teaching, diba? Rebuking, correcting, and training in righteousness. Yun po yung mahalaga salita. Kasi pagka na-train tayo ng salita ng Diyos, doon natin may experience fully yung sinasabing Christ in you, your hope of glory. Kaya sa buhay na ito, be teachable. Magpaturo tayo sa salita ng Diyos. We must be willing to learn and unlearn. Ganun lang po yan. Kasi may natutunan tayo na mali sa buhay na ito. Kaya dapat matutunan natin yung tama. Pangalawa, be open for admonition. Review, correction. Minsan masakit ang sinasabi ng Biblia. Hindi lahat yan magaganda. Pero katulad ng isang magulang, minsan hindi natin pinapakinggan, ano po, pero mabuti palang intention sa atin. Ano po, minsan masakit yung mga nababasa nating salita ng Diyos, pero pagka natutunan natin at bukas tayo sa pagtuturo ng salita ng Diyos, mas mabilis nating ma-experience sa buhay na ito, itong effects of righteousness. Ano po, at alam nyo, ang reward po ng wisdom, sabi ng Biblia, mahabang buhay. Kita nyo, no? Ang Biblia pala nangangako ng mahabang buhay. Yun ang sinasabi ng Kawikaan or Proverbs chapter 9 verse 11. At hindi lang yan. Hindi lang mahaba ang iyong buhay, meaningful yung buhay mo. Kasi even sa buhay na ito, sabi sa verse 12, nire-reward ka ng Lord. Kaya napakahalaga, mga kapatid, yung attitude natin towards the Word of God para ma-experience natin yung fullness na sinasabi ng Biblia na Christ in you, your hope of glory. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.